Noong isang gabi, nagbanta si dating Pangulong Duterte na mangampa niya para sa isang Mindanao Republic na hihiwalay sa Pilipinas. Pero sabi niya, hindi naman ito bawal. Katunayan, meron daw itong mahabang proseso kasama ng pagsumite ng mga pirma sa United Nations. Kaya't ang tanong ngayon ng marami, meron ba talagang ganoon? Ayaw itong tawagin na secession ng dating Pangulo, pero kung tutusin, mukhang ito na rin yun. Sa Oxford Constitutional Law website, ang secession ay paghihiwalay o pagbuhod ng isang bahagi ng isang bansa. Kung magtagumpay, ang resulta po nito ay ang independence o yung kasarinlan. Sa nakaraang mga siglo, ito po ang pinakapangkaraniwang paraan para mabuo ang mga bagong bansa o mga estado. Ayon sa pag-aaral ng National University of Malaysia, noong taong 1816, meron lamang 25 estado sa buong mundo. Matapos ang 100 taon, dumobli na po ito sa 50 estado. At matapos naman ng isang daang taon, meron na pong 150 estado sa buong mundo. At karamihan sa mga bagong estado, nabubuo matapos sa mga malalaking digmaan. Habang humihina kasi mga empires gaya po ng Espanya, Britanya, Belgium o yung Dutch Empire, lumuluwag din ang kanilang kapit sa kanilang mga kolonya. Gayunpaman, ayon sa pag-aaral na ito, the legality of secession under international law, wala pong malinaw na patakaran para sa secession ng mga bansa. Dalawang karapatan kasi ang nagbabanggaan dito. Isa na ang karapatan ni naman sa self-determination. Pero sa kabilang dako, may karapatan ng isang estado na protektahan ang kanyang sarili. Kailan papayagan ng isang bansa na bumukod ang isang teritoryo at kailan niya ito pwedeng supilin? Isa pang problema, bihira ang mga bansa na may malinaw na batas na pumapayag sa secession. Katunayan, karamihan ay hindi nga ito kinikilala. Isa sa mga exemption dyan ay ang Ethiopian Federation. Sa Article 39 ng Ethiopian Constitution, may karapatan ang mga estado nito na mag-secede. Kailangan lamang ng 2/3 vote ng local legislature na idadaan naman sa isang plebisito. Sa Canada mismo, nagkaroon po ng kontrobersya sa secession. Ang probinsya ng Quebec ay minsan nang sumubok na mag-secede. Sa desisyon naman ng Canadian Supreme Court, papayagan naman ang secession basta't amyendan ang konstitusyon. At dapat din merong sang-ayon ng lahat ng probinsya ng Canada. Kung walang international or local laws on secession, ano ang binabanggit ng Pangulong Duterte na proseso ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas? Disyembre 1960, inaprubahan po ng UN General Assembly ang Resolution 1514, ang Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Ito po ang naging basehan ng proseso na maaaring tinutukoy ngayon ng dating Pangulong Duterte. Sa deklarasyon po na ito, kinikilala ang karapatan ni naman sa self-determination. Inihiling din ang katapusan ng colonial rule. Ang pagsupil sa mga independence movements ng mga dating kolonya ay hindi na po papayagan. Pero may kambyo din ang deklarasyon ito. Hindi raw ito maaaring gamitin para sirain ang unity or territorial integrity ng isang bansa. Kaya't ang mga nagnanais ng kasarinlan, madalas ay humihingi po ng atensyon mula sa United Nations or sa international community para ma-pressure ang isang bansa na magsagawa ng plebisito at magbigay ng kasarinlan. Halimbawa po, tong 2019, nagsumite ang mga residente ng West Papua ng isang petisyon sa UN High Commission for Human Rights para mabigyan sila ng independence mula po sa Indonesia. Ang kanilang hiling sa UN, isa pong internationally supervised referendum on independence. Yun lang, wala pang balita kung mayroon ng aksyon dito. Higit si 70% raw ng maliit na populasyon ng West Papua ang pumirma sa petisyon na pilit namang hinaharangan ng Indonesia. Ito marahil ang tinutukoy na paraan ni Pangulong Duterte sa pagpetisyon sa UN. At naroon din ang kaso ng East Timor na sinakop ng Indonesia noong 1976. Matapos kumalat ang mga ulat ng mga pang-aabuso at mga massacre laban sa mga East Timorese, na pressure ng international community ang Indonesia na magsagawa ng isang referendum sa East Timor na supervised din ng United Nations. Dito po, overwhelming ang boto ng East Timor para sa kasarinlan. At ngayon po, ang East Timor ang pinakabagong bansa sa Southeast Asia. Mga kapatid, Ed Linggaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.